lahat. Meron na po tayong YouTube channel. Hanapin lamang po ang Randy TV at huwag kalimutan i-subscribe. Kikilalanin natin ngayon si Miss Ivana Alawi, ang ating Showmaking Ambassador. Ipapakita ko sa inyo kung saan ako lumaki, kung saan nag-start si Ivana Alawi. So, nandito tayo ngayon sa Bahrain. And ito ang aking childhood house. So, dito ako naglaro-laro, dito ako nagwala-wala, dito ako naging wild. Hindi pala ako wild dati. I mean, dito ako naging baby, alam mo yun. Cute. And sana magustuhan nyo kasi alam ko marami nag-aabang din dito, na intriga sila, diba? Saan ba nakatira si Ivana dati? So, let's start! Itutour ko kayo sa aking bahay. So, ito yung labas ng bahay. Ayan. So, ayan yung itsura niya. Hanggang doon siya sa pinakadulong yun. Ayan, yung garage. Pero pinark ko muna yung car namin sa labas. Kasi gagala ako. Alam mo na, maghahanap tayo ng ating forever. Are you guys ready? Handa na ba kayo? Come in! So, ayan! Ayan ang front door natin. So, dyan kayo babasok. Siyempre, front door nila. Walang car kasi nga nag-park ako sa labas. So, yan ang car garage natin. Handa na ba kayo? Welcome sa ating na kulungan. Ito siya, parang... Parang kulungan kasi ang dating, di ba? Pero social na kulungan. Mapifeel mo yung mga feeling ng mga ibon. So, mahilig ako sa mga ibon, sa mga parot, sa mga ganun. So, pinasadya ko talaga itong kulungan para mafeel ko na, wow. Wow. Okay, so ito namang area naman. Ito yung ating keeping room number 1. So, dito ang mga bata. Dito ako ng baby. Lagi ako nagtatapta. Tapos, alam mo na, dito ako kumakain. Dito ako nanonood ng TV. So, ayan. Pero ngayon, wala tayong TV kasi yung mga TV pa nun, yung mga matataba, yun. So, pinatanggal ko muna para maging sexy yung TV natin. So, ayan. Tapos, ito mga chandelier. Dyan ako sumasabit, dyan. Hindi ako sumasabit dyan. Pero, itong chandelier galing siya sa Italy. Meron akong kwento sa inyo, guys. Seryoso to. Nung baby ako, itong area na to, may wound. So, pag humiga ka sa sopa, binenta ko na yung sopa na yun kasi sobrang haunted talaga ng sopa na yun. Kahit sino humiga doon, nakakita doon ng wound. Ewan ko, hindi ko pa nakita. So, makasinungaling silang lahat. Alam mo yun. Pero yung sopa na yun, kapag humiga ako yung mga uncles ko, yung mga ganun, lahat sila, yung yaya namin dito, lahat minumunto itong bahay na to. So, kapag may nakita kayong dumadaan, walang tao dito, alam mo yun. So, ito yung living room number 1, okay? Yung mga TV, mga kantahan, yung mga ganun. So, dito, pinag-inag. So, ito ang ating living room number 2. So, ayan siya. Ayan, mga chandeliers natin. Wow. Pero ito ang living room na pang-sosyalan. Alam mo yun, pag feeling mo medyo nakaluwag-luwag ka sa bahay. Sa bahay. Nakaluwag-luwag ka sa buhay. Dito ka pupunta. Tapos pupunta ka parang... Nabayaran mo na yung utang ko dahil. Yung gano'n. Yung wala kang gagawin. Kasi wala kang mapapanooran. Pero feeling mo social-social ka. Dito ka. Pero hindi kami umupo dito. Kasi hindi namin ma-feel na social kami. So, usually, doon talaga ang area namin. Sa pangmasaya. Kapag yun na feel mo na parang, ay, masyado na talaga ako social. Dito ka upo sa mga fur-fur. Mabibil mo talaga na wow. May gintog-gintogan. Next is ipapakita ko sa inyo kung saan yung pinaka-sexy. Yung pinaka-magandang babae na nakatira dito sa bahay nito. So, handa na ba kayo? So, ayan. Si Ivana Alawi! Okay, so ayan nga.
naman na marami mumu dito, lalo na pag hindi natin tirahan yung bahay. So, pinasadya akong ilagay itong mukha ko para matakot yung mama mo. Ano naman, magsilayasan kayo dito. Hindi kayo welcome. Sa akin na, ito ang ating bukasan area. So, kapag nahirapan kang tumawid papunta doon, umikot, pwede ka na lang. Umarin ka. Tatawagin ka ng nanay mo. Maria! Ay, iba na, kakain ka na. Ayan, tatanong ka lang. Tapos pupunta ka na dito. Pa, ganun. Kaya nandito siya. So, ayan ang ating dining area. Pesos lang. Gusto ko lang ipakita to. So, ito is crocodile skin. Yung mga nilalagay sa mga Hermes na bag yan. Nilagay namin sa dingding. Charot lang. Hindi siya tunay. So, wala nang namatay na crocodile. Huwag yung magkalala. That is fake. And then, merong mirror para pag kumakain ka, makita mo sarili mo. Tapos sabi mo, shit, ang ganda kong kumain. Umaga. Kaya, yan, ma-feel mo. Diba? Pag kumakain ka, papakita ko lang. Kita mo sarili mo, diba? Ang kusina! So, simple lang yung kusina natin. Basta may lutuan ka, tapos may ref ka. Tama na yun, di ba? Ito ang area na to is papunta sa maid's room. Sa laundry room. Yan ang room ng ating helper sa bahay. Tapos yan ang CR nila. And then may dirty kitchen tayo dun. Pero hindi ko na kayo ituturo dun kasi hindi pa siya gawa. Medyo madumi-dumi pa siya. So, ito ang ating pantry area, di ba? Sasabit mo dyan yung mga panty mo. Panty area. Tigilan natin, baka patay lang ang nanay ko. Medyo simple lang yung ginawa namin sa kitchen yan. And may bar stools. Ayan ang iyong CR. Next ang pupuntahan natin ang mga kwarto. So this house was built. Mommy story. This house was built in 1996 kung kailan ako pinanganak. So medyo luma tong bahay na to. Pero ano ba tawag ng old but good? Oldies but goodies. So ito, papasok na tayo sa ating kwarto. So binilto to ni Daddy nung pinanganak ako. So sabi niya, kailangan iba na ng titirahan. Siya, pero, di ba, special pa rin siya kasi dito ako lumaki, dito ako nakasama ang daddy ko. Feeling ko nandito siya sa tabi natin. Feel ko yun. So, yung kwarto ni daddy, hindi ko na pinabago kasi kwarto na yung special. Pero, pinutol ko lang yung CR. Tsaka yung closet. Yung walk-in closet. Sorry, daddy, I love you. Para hindi magpakita. Dahil magpapakita! Pero pinaano na namin para kasi wala naman magsi-CR dito at saka walang mag-walk-in closet. So, medyo pinaiba namin yung content. Pero, ito siya. Hindi ko na siya pinabago or hindi ko siya nirenovate na gawing something. So, itong kwarto ibabakante ko para sa this is dad's room forever. Next na pupuntahan natin is ang aking kwarto dati. So, okay, so paso kayo kami sa bago na yung kama kasi, mga 20 years na yung dating kama. Tapos bunk bed siya. So, ngayon ginawa na namin single bed kasi wala naman dati bunk bed. Tapos ako, tapos si Hash nasa taas. Yun, story dito. Tapos, yung mga mumu din dito eh. Ay, sabi ni Hash, may kumurot daw sa tenga niya. O baka si Raul din siya. So, ayan. Yan ang ating room, yung chandelier natin. May kasi ako sa mga chandelier. So, marami nagsasabi na hindi siya modern na chandelier. Pero para sa akin, classic siya. Gusto ko talaga yung mga lumang style ng chula. So, ito kwarto ko din. Lahat kasi naging kwarto ko eh. Kasi ako, alam mo yun, sobrang pariwara ako. So, minsan kapag pinapalayas ako ng mga ate ko dyan, oh, hindi siya lumayas na. Okay, so, pupunta ako dito. Ito ang second na kwarto natin. So, dito ako natutulog kapag pinapalayas ako. Kasi sama-sama kami sa isang kwarto. Kasi takot kami. Tapos, yun yung story niya. Okay, so ito yung second room and may closet and everything.
bongga. Ilalagay mo dito ang iyong mga kayaman. Pero wala siyang naman kasi wala pang kayaman. So mag-move on na tayo. Ayan, same pa rin yung chandelier natin. Ay! Meron akong magandang kwento para sa inyo. So, itong bintana, kasi yung nanay at tatay ko, lagi sila nag-aaway, nagsasaksakan. Yung ano, nanay ko hinahabol siya na may kutsilyo, tapos yung tatay ko naman tumatakbo. So, lagi siyang tumatalon sa bintanang ito. Diyan siya tumatalon, tapos didirekta na siya dun sa may pinto kasi ayan na yung gate, so makakatakbo siya. Alam mo yun, ganang level sila. Talagang wild ang awayan nila. Talagang matindi, pang ano, teleserye. Pero walang magkakat na direct. So, tuloy-tuloy yung teleserye nila. Nagtumayas ng aking nanay. Yung mga chandeliers na yan is all imported from Dubai. Kasi yan yung modern daw na chandelier. So, gusto ko lang din magpasalamat kay Ching. Kasi siya ang nag-ayos-ayos ng bahay na to nung wala ako. And siya ang nag-interior. So, kung nag-arap kayo ng interior designer, guys, sobrang nire-recommend ko siya. Kasi Filipino siya. Tapos, lahat ng mga workers niya dito Pinoy. So, yung mga nag-ayos dito sa house, kasi nga, di ba, medyo luma. So, yung mga nag-ayos dito sa house is all Filipino kasi Pinoy to eh. Wow! Okay, pupunta na tayo ngayon sa second floor natin. Ito, looking overview mo is very beautiful. Meron kang makikita ang puno na may kapre. Pilipinong-Pilipino eh. Ayaw ni mama dyan sa pulong niya. Kasi daw may kapre. Filipino, ano mo yung mga paumanhin natin. So, ito ang ating second floor. So, meron din tayo chandelier and ano man na. So, ayan, kung gusto mo magpakamatay, magalong ka lang dito. Tapos, hindi ko mamatay, mababalian ka lang kasi may mababal. May sabit-sabit ko dyan sa chandelier natin. Una ko ipapakita sa inyo yung mga kwarto nila bago tayo pumunta sa master's bedroom. Kaya natin pupuntahan dito sa second floor is yung mga kwarto. So, meron dito sa taas, 4 bedrooms. Tapos sa baba, 3 bedrooms. Sige, ang unang bedroom. Dati yung mga split o kaya yung nakatay na air. So, ngayon centralized. Ito yung CR na magsha-share yung dalawang kwarto. So, ito yung CR na yun. So, ayan. Very, very normal na siya. Walang special. Okay, pupunta na tayo sa pangatlong bedroom natin. Ito yung medyo social na bedroom na medyo nakaangat-angat. Okay, so ito, kwarto na to, may sarili siyang CR. So, di ba, social, hindi ka nalalabas. Okay, so ito yung ano, gusto mo dito sa kwarto toys. Kasi yung details niya, puro po. So, bongga. Tapos ang ganda talaga is naka-wallpaper siya. Tapos sobrang social na dating. Pinaano ko siya, white and gold yung motif natin. So, ayan, may curtain. And then may chandelier. Pero ito, medyo modern na chandelier. Okay, so ngayon, yung pinakainaantay nyo, pupunta na tayo sa master's bedroom, ang kwarto ko. Kinuha ko na yung master's bedroom. Okay, so ito na yung pinakainaantay natin lahat, ang aking master's bedroom. So, pasok kayo. So, ito yung ating entertainment room. May sarili kang TV room. So, dito ko manonood. Ayan. So actually, itong area na to is voice control. Lalabas yung TV. TV open. Alexa! Charot naman ng TV. Lalabas, hindi pa kami nagkaka-budget para lagyan ng TV. Pero ayan yung area. Tapos ito, ayan, mga crocodile. Ito namang itim na crocodile, diba? Ang ganda. Ayan, may TV. Ayan, pag nakalungiwang tayo sa buhay, maglalagay tayo ng TV. Manonood tayo ng Gaya. Malapit na malapit na. Pasok na tayo sa kwarto. Ayan! Ayan siya. So, ito ang aking kama. Nangyayari lahat ng magic. Natutulog. Yun ang magic niya. So, ayan, mga diamante. Diba? Pero kasi pag medyo social, medyo social, may mga diamonds ang ating bed.
So actually, si Ching ang nag-ayos nito kasi wala nga akong time. So ayan, pag medyo maluwang-luwang, katulad ng kwentas ko, ayan, di ba, gold. Pero hindi yan tunay na gold. Bibili pa lang tayo ng tunay na gold. So ito, mga peke-peke na jewelry, yung fashion-fashion. Ito naman ang chandelier din dito is medyo modern. So ayan, dito ako muna nalamig kapag medyo, alam mo na, hindi ako nagaganda masyado sa sarili. Tingin na lang muna ako dito sa bunny. So ito naman ang upuan. Kapag kunwari, na-stress ka sa buhay, tapos parang, ano bang gagawin ko ngayong araw na ito? Ganon, dito ako upo, tapos ay, ano ko na. Mga ganon, alam mo yung kaartihan mo na hindi mo magagawa sa kama, pero gagawin mo sa upuan. So ayan, tapos cortina and everything. Okay, mag-move on na tayo sa walk-in closet ko. Let's go! So this is the walk-in closet, di ba? Nag-walk-in ka. Yun ang tawag na walk-in closet. Kapag naka-walk ka dun. So, itong area na to is lagay ng mga, kung ano, mga panty, mga ganun. And then, meron tayong mga ganito. Slide. Wala pa ako masyadong damit dito kasi kakarating ko lang. Tapos, hindi pa ako nakaka-shopping-shopping. Tsaka hindi pa naman ako titira dito. So, ayan. Meron tayong dalawang damit. Wala nga damit-damit. So, meron naman ako sa ano. Ayan. So, ito ang ating closet area. May mga cabinet. Tapos, pwede ka mag-walk. So, walk-in closet. So, bongga, di ba? Walk-in closet. So, okay. Pupunta na tayo sa aking CR. So, ito. Pinasadya ko kasi mahilig ako sa marble. So, kung makita mo yung phone case ko, lahat talaga marble. Kung pwede nga yung Mumbai, gawin ko marble yung ako na. Pero mahal na. So, paso kayo. Ayan! Maraming CR. So, ito ang bathtub area. So, dito ka mag-bathtub. Tsaka social yung bathtub niya kasi para siyang naka-solo. Ano mo yun? Hindi siya nakakabit. Kung nga gusto mo bigbitin yung bathtub mo, ilagay mo sa baba, pwede siya. Portable. Isa to sa pinakagusto ko sa CR is ito. So ayan, so nakapalibot siya all over na naka-curve. So ano siya? Tawas. Kuwari pagkaligo mo, dudupot ka lang. Lalagay mo sa kilitin. Fresh na fresh ka. Hindi. Yung mukha siya tawas. Pero hindi siya tawas. Ano siya? Tunay na crystals. Na buo. Ganda, diba? Buong-buo talaga siya. Tapos walang hati. So parang buo siyang ginamit. Bongga. Ito ang ating shower. Hindi kami nakapagbayad ng tubig. Nakapagbayad pa lang kami ng tubig. Bongga. So yan. Ayaw tumigil. Ganyan. Ganyan kasi pag ano, yung nagbabayad ng tubig. Ayaw tumigil. Voice control ang sasain. Water! Tumigil ka! Manalumping! Guys, so that's the end of the video. Sana nag-enjoy kayo sa aking tour ng aking bahay. I feel happy kasi na-share ko tong moment na to sa inyo. Namiss ko yung bahay.